behalf of the students na nag-aaral public school dito sa Maynila, eh ako na mismo ang nagpapasalamat dahil may kapatid din ako na nag-aaral sa public school. Eh ngayon, with the help of our Mayor Espo Moreno, eh ginagawa niyang mas mapadali. Ngayon, nakakaramdam kami ng ganitong tulong na galing mismo dyan, oh guys! Galing mismo dyan yung tulong na matatanggap natin for the future days dito sa Maynila. $110,000 na tablet kapiraso, mga kadi-channel. $110,000 piraso na tablet ang ipapamahagi ng gobyerno ng Maynila para sa mga estudyante or bata dito sa Maynila. What is up guys? So for today's video, mga kadi-channel ko, Linggo ngayon, Sunday's best, mga kadi-channel ko, which is lalabas tayo para mamasyal at may pag-uusapan lang tayo ng magandang balita dito sa Maynila. Ano nga ba itong magandang balita na ito, mga kadi-channel ko? Eh, ang ating mayor lang naman, bibili ng 110,000 na tablet para sa mga mamamayanan or para sa mga estudyante ng Maynila para makapag-aral nga naman online class. So sa mga ka-J channel ko dyan, bago natin umpisan itong paglalakbay or pag-iikot na naman natin dito sa Maynila, eh gusto kong malaman kung anong ginagawa ng bawat isa sa inyo dyan, kung kayo ba ay safe or kung kayo ba ay balik normal na yung buhay. Kasi alam nyo guys, sa tagal or sa haba na ng panahon na ganito yung sitwasyon natin, eh yung iba parang ito na yung nagiging normal. Actually ako or kami ng mga pamilya ko, parang normal na nga para sa amin itong mga nangyayari sa kapaligiran namin, which is yung pupunta ka ng palengke isang beses na lang sa isang linggo. So kayo mga mami dyan, kamusta ho kayo yung nagiging buhay nyo ngayon? Just comment down below. At bago nga natin talaga umpisan tong video na to guys, please hit like, comment, and subscribe. At umpisan na natin tong video na to guys in 3, 2, 1. So we are back ulit again, mga ka-J Channel. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog ng inyong lingkod na si ka-J Channel, si John Jericho Jacob. Para nga pala sa mga bago dyan, ano? Eh, ka-J Channel ang tawag ko sa inyo, and I am John Jericho Jacob. Ayan. So nandito tayo ngayon sa may SM San Lazaro. And as you can see guys, balik na ulit ang mga kababayan natin nagta-tricycle driver dito, no? So it means, eh kahit na under GCQ pa rin tayo, eh pwede na sila magsakay ng mga pasahero. And as you notice here guys, oh, ang dami na ulit naka-parking na motor dito. So ibig sabihin technically marami ng tao or marami ng laman tong SM San Lazaro na to. Kita nyo ba yan? Ang daming motor. Ano kaya nagkakasya to doon sa loob, no? Yan, by the way nga pala, it's Sunday. Yan, it is good timing to start this vlog ngayong 3:22, kasi actually ngayon guys ha, sobrang init pa din. Uy, sarado, dyan tayo dapat dadaan. Sobrang init pa rin, grabe. Summer na summer, diba? So ayun, bakit madaming motor? Kasi ayun nga, walang jeep, walang mga pampublikong sasakyan. Aside from dito sa mga tricycle na to, ewan ko kung pinayagan na ba sila legally or talagang gusto na talaga nila maghanap buhay. So dito tayo dadaan, sa may Espanya ba to or the way papunta na Sampaloc. Yan, pupunta muna tayo dito sa may Manila Bay. Yan, kasi doon magandang pag-usapan natin tong topic natin ngayon about sa good news ng ating Mayor Espo Moreno. Biruin nyo naman guys, sa kabila ng lahat na krisis na dinadanas natin, eh ito ang mayor natin, hindi natigil sa pag-iisip kung paano tutulungan ng taong bayan ng Maynila. Oh, kaya sa mga bata dyan na nakapanonood sa akin, ano, mas mapapanood nyo pa kami, lalong mga YouTuber. Bakit? Kasi yung ibibigay na tablet sa inyo o yung gagamitin yung pag-aaral dito sa parating na online class this year 2020 to 2021, eh may libreng internet. May libreng internet na for your education at may libre pang internet sa pag-YouTube. Ayan, para nga naman makapanood kayo or let's say meron pa rin entertainment na kasama yung ibibigay na tablet ng ating mayor. Ayan. So, yun. Punta muna tayo dito sa may Kartilya ng Katipunan natin. Matagal-tagal na rin kasi tayong hindi nakakapunta dun eh. Silipin natin kung anong meron. Napakaluwag dito, mga ka-J Channel, oh, kung mapapansin nyo. Nakakatawa lang dahil kahit Sunday, walang pasok. Siyempre, may time na para yung ibang tao na lumabas, bumili ng kung anong gusto nila, at magdibot-lubot kahit papano. Eh, tingnan nyo naman, ang luwag ng kalsada rito sa Maynila. Ito yung way papunta ng Quiapo, ah. Eh, by the way, nagsuot tayo ng gloves kasi napakainit, ano?
eh sayang naman ang ating pagpapaputi sa bahay ng mahigit 3 months kung mangingitim lang tayo ng ilang araw dito sa labas. And by the way, RIP legs, mangingitim na yan, ilang araw na lang. Wow, tingnan nyo naman ang recto, guys. Malinis pa rin, wala pa rin tao. Sana no, kahit bumalik na tayo sa normal, ganito pa rin kalinis ang kapaligiran natin. And nababasa ko sa ilan news na kumakalat or nagiging viral na naman sa social media. Eh ang global paano ba natin sasabihin to? Ang global pollution or Metro Manila pollution, hindi ako sure ah. Pero yung pollution daw na meron tayo ngayon, eh bumabalik na naman ulit sa normal. So ibig sabihin, ano nga ba yung normal? Bumabalik na ulit sa mausok. Oh, balik na ulit yung mga nagtitinda dito sa gilid, oh. Daan muna tayo dito sa Quiapo Church natin, guys. Tingnan natin kung anong meron. Sobrang init. Dapat pala mga 5 na tayo lumabas, no, para pababa na ulit yung sikat ng araw. Wow, pwede na ulit magsimba, guys. Pwede na ulit pumila dito. Wow, may nagbabantay, oh. Ayos na din, guys, para dun sa mga kababayan natin gusto ng mamanata dito sa Quiapo, eh makakapagsimba na sila. Balik na rin ang mga parking dito na motor. Ah, pero dito sa gitna, sa may Plaza Miranda, bawal pa rin yung nakatayo or yung pagkukumpulan dyan para magmisa or magkandak ng dasal nila. Okay, Plaza Miranda, clear tayo, guys, malinis. And dito, may ilan queues na rin pero nakikita ko naman magkakalayo naman. They are implementing social distancing at may bantay naman sila kahit papaano. Good job dito sa Quiapo, Manila. Okay, let's move on, guys. Tingnan tayo dito sa gilid natin bago tayo lumiko. Baka madali tayo, ano? Madali yung baby natin. Ayun, by the way, isang taon na to, itong motor ko, pero mukha pa rin bago. Kala mo kalalabas pa lang ng kasa or bilihan. Yan, Honda Click nga pala to, guys. Para sa mga magtatanong, Honda Click 125. Napaka-smooth niya. Sa isang taon na gamit ko sa kanya, wala ako naging problema. Yun lang, head turner kasi siya, kaya ako yung binili tong motor na to. Smooth na manakbo. Pahimik pa. Ah, bihira tayo madaan dito sa bridge na to, no? Init. For the vlog, guys. Mabuti na makapag-vlog tayo ngayon kasi itong dadating na weekdays, eh baka maging busy na naman tayo. Hindi na naman tayo makapag-upload. Alam niyo na, minalalakad tayo. The Metropolitan natin, guys, theater. Yeah, malapit na rin buksan yan, guys. Abangan yan. Now, okay. Ang luwag. Kung kayo may motor, tapos ganito yung madadatnan nyo, ganito yung papapasyalan nyo, nakaka-relax mag-drive. Huwag nga lang ganito kainit, ha? Tsaka huwag din kayo gaano maglalabas pa ngayon, ano? Oo. Maaliwalas. Mainit nga lang. Pupunta tayo sa may likod ng Kartilyo ng Katipunan. Gusto ko sa inyo ipakita kahit meron tayong ganito nangyayari sa kapaligiran natin. Tingnan natin kung pwede pumasok, ha. Yung fountain natin, no, hindi gumagana. Mamaya pang hapon yan. Tsaka tinetesting din yan ng ano natin, government natin dito. Dito tayo daan sa ilalim ng TAF. Then after the Kartilyo ng Katipunan, pupunta tayo ng Manila Bay. Okay, papansin nyo, guys, so lang ka-traffic. By the way, nga pala, no, tanungin ko kayo, anong ulam nyo, ho? Kasi alam naman natin ng mga Pilipino kapag Linggo, eh, masasarap ang ulam nyan, no? Compare sa ulam nyo sa Monday to Friday, syempre iba ang ulam kapag Linggo, ano? Comment down below sa mga mamis dyan na nagluluto or mahilig maganda kahit pa paano tuwing Linggo. Kasi ang ulam namin sa bahay, no, fried chicken. And yes, ako ho ang nagluluto sa bahay namin. Marunong ho ako magluto, marunong ho ako mamalengke. All around to, guys. Okay, hanap tayo na U-turn dito, then punta Kartilya. O nga pala, maraming salamat, guys, sa nakapanood ng video na in-upload ko about dun sa stall sa Divisoria na ininstall ng ating
Payors Comoreno. Yan, maraming maraming salamat. Natutuwa ako dahil bumabalik na kayo sa channel ko, no? Okay, dito, balita ako. Dito una nag-install nung mga blue na ano na yun, na stalls nila na bakal. Diba? Nakakatuwa dahil ng gobyerno natin, ano? Tinanggalan man yung mangilan-ngilan na nagtitinda. Pero ngayon, napakaswerte ng mga pwepwesto dito. Bakit? Kasi mas disente na, mas maayos na silang tignan. Diba? Mas uniform. Oh, tingnan nyo to, ah. Oh. Ito pa isa, guys. Oh. Ito, operating. Oh. Oh, diba? Mas maayos, guys. Huwag lang sanang bababuyin ng mga mamamayanan natin na nagtitinda doon, diba? Gilid nga pala ng SM Manila to, guys. Nandito kaya mayor natin. City Hall yan, ha, yung nasa gilid natin. Aba, tingnan nyo yung mga poste ng ano dito, LRT. Ang gubat na. Okay, so tingnan natin kung pwede tayong pumasok. Ang mga sasakyan na ginagamit ng mayor natin. Ah, sarado. Pero may mga tao. Ayun, oh. May mga mangilan-ngilan tayong kababayan dito na nagpapahinga. Mapapansin nyo ba yung kulay blue na circle line sa sahig? Ayan yung anti-social, ayan yung pang-social distancing nila kapag nagkakaroon ng flag ceremony dito. Every Monday yan, bukas. Ang ganda. And malinis pa din, as usual. Tingnan nyo, biruin nyo dati, guys, ah. 1 year ago, or let's say, hindi, isang taon na kasi si Mayor, eh. Siguro mga 2 years ago, guys, etong park na yan na meron tayo dito sa likod ng Kartilya ng Katipunan, eh, madumi. Yes, bakit? Literal na may tae ang likod ng Kartilya ng Katipunan at maraming nagtitinda dyan. Kasi sa mga hindi mo nakakaalam, ano, may school ho dyan, UDM, tas dito naman PLM, Lyceum. So technically, yung mga papasok dito sa mga school na yan, bababa doon sa may Central Station, LRT Station, guys. Dito sila maglalakad, dan dadaan dyan sa may SM Manila. Lalakad dito, bababa doon sa may underpass na maraming nang-hold up dati. Ngayon, with the help of Mayor Isko Moreno sa pagbabago na ginagawa niya dito sa Maynila, yung underpass na maraming holdapan dati, nilinis niya. And until now, nire-renovate para mas maayos na magamit ng tao dito sa Maynila. And itong dinadaanan dati ng mga estudyante na maraming kainan, even though na malaking tulong din sa mga estudyante noon dati, kasi may mga classmate ako dito na nag-aral. And yes, dito sila kumakain sa mga kainan dito sa park na to mismo. Eh, mura nga naman. Pero ayun yung VAD effect, mura. Pero yung nagiging effect nila sa environment dito, eh, madumi. Dito sila nagsi-CR, dito sila dumudumi. And yung mga kalat nila, literal na nagkalat dito. Tingnan nyo na lang ngayon itong park na to. Malinis, mahalaman, at yung amoy, ah, fresh na fresh. Unlike noon, eh, talagang iilag ka dyan sa likod na yan. So, yun lang, guys. Oh, may wifi pa tayo dito, kaso ewan ko kung gumagana ngayon yan. Okay. So, let's move on na tayo sa Manila Bay natin. Nakakatawa, oh, habang naghihintay ako dito para tumawid dyan sa Jones Bridge natin, nandito na tayo sa may service road ng Rojas Boulevard. And current situation natin, bawal palang lumabas or bawal pumasok dyan sa loob ng Rojas Boulevard. Ewan ko kung paano nakalusot yung iba or baka nakabike lang sila. Pero titingnan natin, kasi may napanood akong vlog na nakamotor siya dyan sa dumaan. Siguro dito lang sa may bandang bukana yan, bawal. Para nga naman sa mga nagbabike, diba? Para mas safe sila. Yan, shoutout nga pala sa mga nanonood ng vlog ko na nakabike. Eh, mag-iingat ho kayo. Lalong-lalo na sa malalaking sasakyan ho. Dahil talagang hindi tayo makikita yan. Kahit kaming mga nakamotor, nangingilag kami dyan. Kapag yan ang nakita namin sa side mirror namin na mabilis na rumaragasa, iilag kami. Okay. Saan ka palabas to? Kaya pala, sarado ang mga daan dito, guys. Tingnan nyo naman, ginagawa pala yung daanan dito sa Rojas Boulevard. Kala ko kaya to sinarado kasi nga para sa mga nagbabike. Or ayun nga, kagaya nga ng nasabi natin, meron tayong crisis or pandemic na kumakalat. Kaya sinarado to para mabawasan yung dumadaan. So yeah, ngayon, confirm na natin, ginagawa ang daanan dito kaya sarado. And as usual, sobrang init, guys.
Naku, ramdam na ramdam ko sa balat ko, sa hita ko yung init. Aba, after the pandemic or after the GCQ guys, ang ganda na ng daanan dito sa Roas Boulevard. Makinis na. Kasi ito, actually ito ha, maganda, oo makinis siya, pero meron siyang spot na minsan talagang malubak. Bakit? Kasi malalaking truck ang dumadaan dito, kaya nasisira yung daanan. Okay, we're gonna try to go inside on that ano, seaside. Para naman dun tayo makapag-usap na maayos ano. Oh, grabe. Alas 4 na pero sobrang init pa din. We are not successful to go inside the seaside or sa Roas Boulevard, guys. Pero I think this is the right time para pumunta na tayo dito sa may loob ng Intramuros. Ayan, a lot of you guys taga re-request sa akin bakit hindi pa ako nakakapunta dito sa loob ng Intramuros. Bakit, guys? Ito, sasagutin ko kayo ng tapat. Eh, kasi pag normal na araw, itong dinadaanan natin ngayon, hindi nyo madadaanan ng ganito kaluwag. Napakaraming truck ho dito, mga 10-wheeler truck, which is napakahirap sumingit, and yet sobrang init. Pero kidding aside guys, sobrang daming truck talaga dito, as in delikado, diba? Pero ngayon, yan, maluwag. Eh, talagang dito tayo itinadhana ng ating kapalaran ngayon. Welcome sa may Intramuros, guys. Yan, mukhang dito tayo masarap magkwentuhan, no? Tingnan natin kung anong kapayapaan ng meron dito sa may Intramuros sa ngayon ng araw, no? Wow, look at the church, guys. Bawal pumasok. Ay, may bantay. Okay, so hanggang dito lang talaga tayo. Hanap tayo dito ng matay, tahimik na lugar. Ayan guys, sa mga mamis dyan na hindi taga dito or hindi pa napapadpad dito sa may Intramuros. Ayan, ito ang itsura ng Intramuros. Ito guys, oh, kahit sobrang luma na, di ba, hindi nalang tinatanggal. Heritage site na kasi yan, mga yan. Tama ba, heritage site? The Intendencia. May Starbucks pala dito. Oh. Later. So nandito na nga tayo mga ka-Jay Channel sa may kartilya ng Katipunan mismo. Tingnan nyo to guys, ay nasa harapan natin. Ayan ang likod mismo ng kartilya ng Katipunan. Ang nasa harap nyan is yung fountain na bagong gawa. And then itong nasa likod natin, ayan yung park. Which is meron mga ilan-ilan na tao na nakaupo dyan para magpalamig. Actually guys, nagtry ako doon, eh marami-raming tao. Hindi naman actually marami. Ano yun ha? Kasi we must implement the social distancing, kaya magkakahiwalay sila and then occupied na rin yung ilang space na hindi mainit. And then ito na lang yung nakita ko na space na maluwag at pwede tayo makapag-vlog. Ano? So yun nga mga ka-G-Channel ko ah. Bakit ko kayo dinala dito? Para mapag-usapan natin itong mismong topic na to na manggagaling dito sa likod natin. Oh, kita nyo ba yan? And yung Manila City Hall guys. Oh, pa-thumbnail. Ito na. So ang pag-uusapan natin ngayon guys, yung libreng tablet at internet at laptop na ibibigay ng ating mayors ko Moreno para sa mga mamamayanan ng Maynila. Mga ka-Jay Channel ko ha, every student na nag-aaral sa public school dito sa Manila, mabibigyan ng laptop at internet. Paano nila makukuha internet? Sa pamamagitan ng SIM card na kasama o ikakabit nila doon sa tablet na ipamimigay sa kanila. 110,000 na tablet kaperaso mga ka-Jay Channel ha, 110,000 piraso na tablet ang ipapamahagi ng gobyerno ng Maynila para sa mga estudyante o bata
dito sa Maynila. So sa mga teacher dyan, huwag ho kayo mag-alala dahil sabi nga rin pala ng mayor natin, ibibigyan din kayo ng laptop, which is 11,000 pieces ng laptop ang ipamimigay sa mga guro dito sa Maynila. Eh sa teacher, laptop at pocket data or pocket wifi ang ibibigay sa kanila. And then at the same time, doon naman sa estudyante, eh makakatanggap sila ng tablet na may kasamang SIM card na may 10 gigabyte na allocated na internet para magamit nila for the whole month of their school. So sa mga estudyante dyan, sana yung mga makakatanggap ng tablet, eh kung may internet naman kayo or existing wifi sa mga bahay nyo, huwag nyo na sanang gamitin yung 10 gig na ibibigay sa inyo ng gobyerno ng Maynila para sa panlalaro nyo or para sa panonood na lang ng video dyan sa FB nyo na eh, baka mamaya sayangin nyo. And yeah, titignan natin kung ano yung issue na pwedeng kaharapin ng Maynila sa pagbibigay nila ng tablet. Kasi guys, nung nakita ko yun at nagbasa-basa ako ng ilang comment, eh possible nga naman guys na mayroon mga bata dyan syempre na pasaway na baka ipanglaro lang nila yung ibibigay na load or internet ng gobyerno ng Maynila sa kanila, no? And then worse yung iba naman, baka ibenta, diba? Baka mawala. So yun, titignan nating issue na mangyayari dito sa libreng pa-tablet ni Mayor Scomoreno natin. And then sa teacher, eh syempre, alam na nila ang ginagawa nila, no? Teacher sila, obligasyon na nila yun. Pag nawala yun, at hindi sila nakapagturo, eh kasalanan na nila yun. Pero yun na nga, para sa mga estudyante dyan, bago natin tapusin tong video na to, no? Para sa mga estudyante dyan na makakatanggap ng tablet at internet, eh sana pag-ingatan nyo dahil eh, hindi rin naman biro ang tulong na ibinibigay ng ating gobyerno para sa ating mga bata, no? Eh ang mga bata na nag-aaral sa public school, hindi naman lahat may kakayanan na avail ng internet kada buwan. Then yung iba naman nating mga pamilya, wala naman din silang capacity or wala naman silang kapasidad na bumili ng tablet para sa mga anak nila na gusto mag-aral. Kaya mga ka-Dio Channel, sa Mayor Scomoreno natin, maraming salamat. In behalf of the students na nag-aaral public school dito sa Maynila, eh ako na mismo ang nagpapasalamat dahil may kapatid din ako na nag-aaral sa public school. Kahit ako din mismo dati mga ka-Dio Channel, kung magmula kinder, magmula high school, sa public school lang din ako nag-aaral. And then alam ko yung feeling na mabigyan or alam ko yung feeling dati na wala kang internet. Kasi dati naman din eh, hindi naman din kami gaanong may pera para magkaroon or magpakabit ng internet. Eh ngayon, with the help of our Mayor Scomoreno, eh ginagawa niyang mas mapadali yung pag-aaral nating mga tao or mga bata dito sa Maynila, no? Kaya maraming salamat, Mayor. Kung makarating man tong video na to sa'yo, eh maraming salamat po. Eh coming from our heart na talagang lumaki dito sa Maynila at ngayon nakakaramdam kami ng ganitong tulong na galing mismo dyan, no guys? Galing mismo dyan yung tulong na matatanggap natin. So sa mga ka-Dio Channel ko dyan, hanggang dito na lang tong video na to. Dito na natin mismo tatapusin tong video na to sa harap ng CP Hall natin, no? So that is it for this vlog mga ka-Dio Channel. Again, this is John Jericho Jacob na nag-ahatid na naman sa inyo ng panibagong video mismo dito sa tapat ng CP Hall, no? Signing out!